Uy, kumusta? Tuloy po kayo sa kusina ni Madam Isel. Ang pag-uusapan nating kitchen tool o gamit sa kusina ngayon ay ang double boiler. Isang taon simula na magkaroon ng pandemya ay naging mas abala ang aming kusina. Halos lahat ay gusto ng mga food on the go. Gaya ngayong araw na ito, karamihan sa natanggap naming order ay Shopaw. Nakakain ka na ba ng Shopaw? Ano ang paborito mo? Asado o bola-bola? Alam mo ba na pagdating sa pagkain ay bahagi na ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino ang pagkain ng Shopaw? Sinasabing ito ay ipinakilala sa atin ng mga Inchik. Ang Shopaw o steam buns sa wikang Ingles ay naglalaman ng asado o barbecued pork. O kaya naman ay bola-bola o karne na may halong itlog na maalat. Dahil ang pagkain ito ay hindi na ginagamitan ng mga kagamitan gaya ng kutsara at tinidor, ito ay tinuturing na food on the go para sa mga abalang manggagawa. Dumaraan ang Shopaw sa ilang food preparation bago ito pasingawan upang manatili ang init nito. Ang steam na nanggagaling mula sa tubig na kumukulo mula sa pinakailalim ng double boiler ang siyang nagpapanatili ng init at pagiging sariwa ng pagkain. Ang double boiler ay may iba't ibang uri at laki, depende sa pangangailangan ng taong gagamit nito. Ito ay karaniwang nagtataglay ng 2 hanggang 3 pot o lutuan. Ang ilalim ay siyang sisidlan ng tubig para sa pagpapasingaw. Ang 2 layer hanggang 3 ay siya namang lagay ng pagkain na pasisingawan. Mayroong gawa sa aluminum at mayroon din namang gawa sa stainless steel. Ating tandaan na may tamang kitchen tool sa bawat recipe o food preparation. Ang larawan na iyong nakikita ay isa ring double boiler. Subalit, ito naman ay para sa paggawa ng mga iba't ibang uri ng sauces, gaya ng chocolate, cheese, or egg sauce. Ang Shopaw ay gumagamit ng ganitong uri ng double boiler. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng sensya, ay nakalikha ang mga kumpanya ng iba't ibang version o uri ng double boiler. Halimbawa ay ang nasa larawan. Ngayon ay maaari nang gamitan ito ng kuryente. Pero kung ang iyong nakasanayan ay ang pagsasalang sa apoy, ang 2 larawan o ang stove type ang dapat na gamitin mo. Iyong tandaan na ang init na nagmumula dito ay maaaring maging sanhi ng pagkapasok. Kaya't iba yung pag-iingat ang dapat gawin gaya ng pagtanda kung nasaan ang mga butas na singawan nito upang maiiwas mo ang anumang bahagi ng iyong katawan. Ganon din naman, ang paggamit ng double boiler na electric ay mayroon ding dalang panganib, gaya ng electric shock kung basa ang iyong kamay sa pagsaksak nito. Ugaliin ding i-check kung maayos at walang sira ang plug upang maiiwas ang iyong sarili sa anumang panganib. Maraming salamat sa iyong panonood. Nakatulong ba sa iyo ang araling ito? Huwag kalimutang i-like o mag-comment kung iyong nagustuhan ng ating aralin. Hanggang sa muli!